Walang iwanan, ang tatak ng kapatiran ng mga Scout Rangers ay pinatunayan ni Captain Romel Sandoval nang balikan niya ang naiipit niyang kabaro sa kabila ng nakaambang panganib. Pero sa kasamaang palad ay ikinasawi niya ito. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Captain Romel Sandoval? Tingnan natin sa video na ito. September 10, 2017, isang buwan bago nagwakas ang giyera sa Marawi. Ang labanan ay nasa main battle area na, pero may mga gusaling kailangang makuha na itinuturing na stronghold ng mga terorista. Isa sa mga gusali na ito ay ang Land Bank Building. Dahil sa angking galing at katalinuhan ay si Captain Romel Sandoval at kanyang grupo ng 11th Scout Ranger Company ang naatasang kuhanin ang land bank. Ang mga Scout Rangers ay kilalang bihasa pagdating sa jungle warfare. Pero ang kanilang experience sa urban warfare ay kaunti lang at ito ay nang mangyari ang Zamboanga Siege. Ganun pa man, hindi matutumbasan ang natatanging galing ng mga Scout Rangers sa war tactics. Sa katunayan, isa ang mga Scout Rangers sa pinagkukunan ng mga sundalo para maging miyembro ng Premier Special Operations Force ng Pilipinas, ang Light Reaction Regiment. Walang iwanan. Ito ang tatak sa kapatiran ng mga Scout Rangers. Ito rin ang ipinangako ni Captain Romel Sandoval sa kanyang mga kabaro. Wala kahit isa sa kanila ang mamamatay. Ito nga ay kanyang natupad. Subalit, ang kapalit naman ay ang kanyang buhay. Bago nila inatake ang land bank, ay pinatakan muna ng mga bomba mula sa mga fighter jets ang lugar. Dahil dito ay madaling nakalapit ang grupo ni Captain Sandoval. Dahil malakas ang kalaban sa harap, ay sa likod sila dumaan. Gamit ang hagdan ay umakyat sila sa ikatlong palapag. Doon ay sumiklab agad ang putukan. Pero walang nagawa ang mga kalaban. Sunod naman ay inakyat nila ang pang-apat, panlima at ang rooftop ng gusali. May mga kalaban pero wala rin nagawa. Sunod naman ay bumaba sila sa pangalawang palapag. May mga kalaban pero wala rin nagawa. Sunod na kanilang pinuntahan ay ang unang palapag. Pero iilang sundalo lang muna ang pinapunta. Para makasigurado, hinagisan muna nila ng granada ang unang palapag. Pagkatapos ay bumaba na sila sa unang palapag. Pero maya-maya pa ay pinaulanan na sila ng bala. Isa sa mga kabaro ni Sandoval, si Mante, ang nagbigay ng cover fire para makaatras ang iba pa. Subalit, siya naman ay natamaan sa kamay. Dahil alam niyang matatamaan siya, kapag pinilit niyang tumakbo, ay pinili na lamang niyang dumapa. Sinubukan nilang lumapit pero sadyang napakalakas ng mga kalaban. Mainit ang kalaban dahil alam nilang babalikan si Mante ng kanyang mga kabaro. Maya-maya pa ay may nakita si Captain Sandoval na butas, isang lagusan papunta sa kinaroroonan ni Mante. Nang makita niya ang kalagayan ni Mante, ay agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasama
na mag-cover fire. Nagulat na lamang ang lahat nang si Captain Sandoval ay nakalapit na kay Mante. Nagawa pa ni Sandoval na pulsuhan si Mante. Pagkatapos ay hinila niya ito. Pero huli na ang lahat. Pinaputukan agad si Sandoval ng mga kalaban. Tinamaan siya sa tagiliran. Binunot niya ang kanyang baril at gumanti ng putok. Subalit, tinamaan naman siya sa pisngi at sunod ay sa leeg. Natamaan ako. Ito ang huling nasambit ni Captain Sandoval sa radyo. Kahit pa man natamaan, ay pinili ni Captain Sandoval na ibagsak ang kanyang katawan sa ibabaw ni Mante. Dahil dito ay nakaligtas si Mante. Pero si Captain Sandoval ay hindi. Dahil sa katapangang ipinakita ni Captain Romel Sandoval, ay ginawaran siya ng Medal of Valor o Medalya ng Kagitingan, ang pinakamataas na gantimpala para sa sinumang sundalo na walang takot at kayang magsakripisyo ng higit pa sa sinumpaang tungkulin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-subscribe na sa aming channel at i-click ang bell button para updated kayo sa tuwing kami ay mag-upload ng bagong video gaya nito. Muli, this is Literacy Corner. Stay awesome. See you in the next one.